Hindi lang po gabay sa mga barko at bangka ang mga parola. Dahil ang inilunsad ng mga lighthouse sa Batanes, nagsisilbi ring marka ng ating teritoryo. Kaya balak daw po magtayo ng mga yan ng Coast Guard kabilang po sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mga kantang pamasko ang isinalubong sa mga crew at opisyal ng BRP Gabriela Silang nang dumating sa Port of Manila kanina. Galing sa isang mahalagang misyon sa Batanes. Doon may pamaskong handog din silang iniwan. Apat na lighthouse ang kinumpuni at apat na bago pa ang itinayo, kabilang ang isa sa Itbayat Island. Dagdag yan sa mga dati nang dinarayo ng mga turista roon. At higit sa lahat, gabay sa mga naglalayag malapit sa Batanes. Pero ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, may isa pang silbi ang mga yan. Mga sovereign markers o marka at palatandaan ng ating mga teritoryo. Kaya nga balak ding tayuan ng Coast Guard ng Lighthouse ang iba pang parte ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea. Sa ngayon, mga barko muna ang pinakagamit sa pagbabantay sa mga teritoryo, kabilang ang BRP Gabriela Silang na makabago ang navigational equipment at matipid sa diesel. Tuwing tumatakbo kasi ang diesel engine ito, chinacharge naman ito ang isang electric motor na pwede rin gamitin para bawas konsumo sa langis. The creation of this task force kaligtasan sa karagatan, all over the country ang operations natin yan. We are identifying critical areas kung saan kailangan ng ating mga kababayan ng magkaroon ng guide. Nakaalalay rin ang Coast Guard sa mga maglalakbay sa dagat ngayong Kapaskuhan. Huwag na raw magtangkang magdala ng mga bawal na bagay tulad ng matatalim at pwedeng magliab kabilang ang paputo. Huwag na sila magdala ng mga bagay na ipinagbabawal para maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.